Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So ayan ang pag-uusapan natin ngayon ay kung ano yung mga signs na magngingipin na si baby. So ayan mga mommies, lately napansin ko na parang irritable si baby sa pagtulog. So nagwa-wonder ako ano kayang problema, kaya parati ko siyang chine-check sa gabi kung may insektong kumakagat sa kanya or baka nilalamig siya or baka may kumakagat sa kanyang langgam. Pero wala naman. Kaya siguro, iniisip ko na lang na naiba na lang yung sleeping pattern niya. Kaya siguro medyo irritable siya sa pagtulog. Until such then na napapansin ko na lahat na lang ng mga mahahawakan niyang mga bagay, kinakagat niya. Pati din ako, pinanggigigilan niya. Pag may makuha lang niya yung kamay ko, kinakagat niya agad. Tapos, kinakagat niya dito sa may part ng baba ko. So, sabi ko, baka mag-iipin na tong batang to kasi iba yung mga naging behavior niya nung mga nakaraang araw. So yun nga, parati din niyang kinakagat yung mga daliri niya at parati niyang parang iginagasgas niya yung gilagid niya sa mga bagay na makita niya. So sabi ko, 9 months na siya, siguro nga magingipin na siya, pero yung ibang mga mommies ang na-experience nila, nilalagnat daw yung anak nila. Based doon sa mga groups na member ako, yun yung mga experience nila, nilalagnat si baby. Yung iba nagtatae daw. Yung iba iyakin. And then, one time nakita ko siya, meron na nakausling ngipin. So, meron na pala siyang tumubong ngipin na hindi ko agad napansin. So, yun mga mamis, ang i-share ko kung ano yung mga nakita kong sintomas or ano yung mga signs na magngingipin na talaga si baby. So, yun nga, katulad nung una kong sinabi, naging irritable siya sa pagtulog ng mga nakarang araw. Ginangat-ngat po niya yung kanyang lahat ng mga bagay na mahawakan niya. And then, umiiyak siya sa gabi pag matutulog. Pero yung pagtatae, hindi ko na-experience yun kasi ang explanation ng nurse kong hipag, kapag ka nagngingipin ang bata, yun nga, mahilig siyang magsubo ng kung ano-anong mga gamit or mga bagay. May mga times na nasusubo niya yung mga maruruming gamit or bagay na hindi natin akalain na magkukos pala ng diarrhea sa baby. So, ang pagtatae, hindi naman siya talaga dapat na kasali sa signs na pag-iipin ng baby kung talagang iiwasan lang sana ng mga mommies. So, luckily, si baby hindi siya nagtatae kasi lahat ng pinapahawak ko sa kanya, sinisiguro kong malinis, lalo na yung mga sinusubo niya. Meron din siyang paminsan-minsang pag-ubo at saka medyo naglalaway siya kasi kasama daw talaga yun sa pag-ngipin dahil kumbaga sobra-sobra yung laway ng bata kaya minsan nabibilaukan sila dahil doon. Yun din yung pagising nila sa gabi habang kasarapan ng tulog, bigla na lang silang magigising at nagiging iyakin. Isa din pala yung mga mommies na sign na nag-iipin na si baby. Yung mga ibang baby din naman, nilalagnat sila. So, buti na lang si baby ko naman, hindi ko naman na-experience na lagnatin siya. And yung ibang mga babies, talaga nilalagnat sila kasi ikaw ang matanda, pag tumutubo yung ngipin mo, masakit. And then nakakairita, kaya hindi yun maiiwasan. So, ano yung pwede natin gawin para ma-relieve yung sakit na nararamdaman ni baby? So, sa mga breastfeeding moms, mas na makakomfort si baby pag padededehin natin sila. Kung gusto nilang dumede ng tuloy-tuloy, mga mamis, pagbigyan lang natin sila. And then, makakatulong din yung pagpapangat-ngat sa kanila ng malalamig na bagay. Katulad na lamang yung teether niya at saka yung pacifier niya, nilalagay ko po siya sa freezer. At saka pagka malamig na siya, yun yung pinapalaro ko kay baby para medyo maibsan yung sakit na nararamdaman niya, para yung sa may gums niya, medyo mamanhid yung sa may gilagid niya. And then, syempre, kapag ka nilalagnat si baby, kailangan natin parati ng paracetamol or kung ano yung hiyang ni baby na pampababa ng lagnat para maiwasan yung convulsion. So, ngayong may ngipin na siya, tayong mga mommies, kailangan alagaan natin yung ngipin ni baby. So, kailangan mag-brush na si baby. Meron naman yung mga nagagamit na brush para sa mga baby katulad nila, yung sinusuot dito sa kamay. Wala pa kasi ako noon, maybe sa susunod na araw bibili na ako noon. Ang ginagamit ko kasi sa kanya ngayon, yung malinis na bimpo, ipinupunas ko sa gilagid niya.
At ngayong may ngipin na sila, syempre hindi na yun sapat, kailangan na talaga ng brush para sa mga babies. At paalala mga mommies, kapag naging ngipin ang baby, wag na wag daw po nating lalagyan ng gel sa gilagid. Hayaan lang natin na tumubo yung ngipin. Kasi, so yun mga mommies, wag tayong masyadong mag-alala pag nangingipin si baby kasi kasama talaga yan sa stage ng paglaki nila. So nakakatuwa lang na habang lumalaki si baby sa mga full-time mom, nakikita mo kung ano yung mga nangyayari sa anak mo, ano yung mga pagbabago nangyayari. So i-enjoy lang natin yun. At syempre, alagaan natin mabuti si baby kasi yung mga moment na ganun, hindi na natin may babalik pa. Kaya maganda, i-enjoy lang natin yung mga moments katulad niyan. Kasi habang lumalaki si baby, marami pang pwedeng mga magbago sa kanya. Sana nakakuha kayo ng kaalaman sa vlog kong ito. Kaya yung mga mommies dyan, at saka sa inyo na lahat guys na hindi pa naka-subscribe sa channel ko, don't forget to subscribe. Come on!